Yes, mga kabagis, good afternoon. Welcome back to my channel. Kumusta kayong lahat? Magandang hapon, no? So for today's video, pag-uusapan natin, mga kabagis, itong tanong. Maraming nagtatanong kasi sa akin kung ano daw yung reaction or say ko sa pagpakain ng grower sa ating mga dumalaga or sa ating gagawing inahin, no? Sa mga nabulugan na ng mga dumalaga, no? Hinihintay na lang natin na magbuntis. Gaano ba ka-importante yung gestating or kailangan ba or okay lang ba na grower feeds yung ating pakain? So yun, pag-uusapan natin ngayong hapon, mga kabagis. But before that, make sure to subscribe po kung hindi pa kinapasubscribe sa ating channel para maging updated tayong, mga kabagis, every time na may upload ng gaya nito. At i-hit mo na rin yung notification bell para at least lahat ng mga videos na ina-upload ko, mga kabagis, may inform kayo. Yan, so just keep on watching. Alas 3 na ng hapon, almost 4 na. So papakain tayo maya-maya. So wala pa yung ligo, pero malinis naman, wala namang dumi. Yun, tingnan nyo, mga kabagis, yung kagat ng lamok ko, ang dami. Pero okay lang yan kasi sa ganyang kalaki ng mga baboy na, kayang-kaya na nilang i-manage yung mga kagat ng lamok na yan. So wala na yung problema. So pag-uusapan natin ngayong hapon, gusto kong i-discuss, no, itong grower feeds at yung gestating. Actually, itong baboy ko nga to is na AI na to, ito, yung dumalaga na to. And then hinihintay ko na lang kung nag-reheat ba. Hindi naman siya nag-reheat, so parang tuloy-tuloy na yan, hopefully. Kasi sabi ng technician, kapag ka na-AI na yan, you have to wait at least 18 to 20 days kung mag-reheat ba or hindi. Ngayon, parang mag 18 days na to, hindi naman nag-reheat. Okay naman siya. So, ang pagkain natin dyan, mga kabagis, is gestating. Okay? Minsan may halong grower, but mostly talaga is gestating ang pinapakain ko dito. Ano ba yung purpose? Bakit gestating? Yung gestating kasi, mga kabagis, design yan sa mga alagang baboy na nagbubuntis. Kasi importante kasi yung, actually, ginawa yung gestating na feeds hindi dahil trip lang ng mga companies. Hindi dahil gusto lang nilang magawa para gawin lang, no? Pero may purpose yan why ginawa ang gestating, para sa mga baboy na nabulugan na or yung magbubuntis na sila. Kasi yung pagbubuntis ng mga baboy, mga kabagis, ang kailangan nila ay more on calcium, which is yan yung content ng gestating feeds. And at the same time, yun yung dahilan kung bakit sa pagka-gestating yung pinapakain mo is ma-avoid mo yung mga bansot na mga baboy, no? Kasi yung baby pa lang sa tiyan nila, kailangan talaga nilang makuha yung tamang nutrition na kumbaga nandun na dinesign sa gestating feeds. I hope clear tayo dyan and okay na yan sa inyo yung explanation ko. Now, what if, kabagis, mag-grower pa rin kami even if na nabulugan na or nasampahan na or na AI na yung aming mga gagawing inahin? Well, it's gonna be your call. But then again, kung mayroon tayong mga design feeds, kasi before, wala pa naman talaga yung mga, walang finisher. Yung mga pakain talaga noon, yung mga kapanahunan pa ng mga lulot-lula natin, wala yung mga, ngayon lang yan, which is, let's use it, no? With the use of the technology natin, na-discover nila yan, then let's take advantage and use it, kasi dinisenyo yan at dinisenyo yan para sa kapakanan ng ating mga alaga. So then, i-use natin yan, mga kabagis, gestating. And also, why I am recommending gestating sa mga bagong nabulugan or magbubuntis na mga inahin is because aside sa maganda yung resulta niyan, proven, no, untested na yan at based na yan sa study na maganda talaga, is mas mura siya compared sa grower na mga feeds. Now, ang grower feeds naman dito na kinakain nila is importante din yan sa mga fatteners. Okay, ini-emphasize ko yan sa mga fatteners. Maganda ang grower feeds kasi nga that's the time na palakihin nila yung ating mga alaga, no?
patabain nila yung kinakailangan. Hindi naman yung tamang sobra-sobrang taba, yung tama lang na ini-expect natin sa ating mga alaga. So, yun yung kaibahan nila. So, grower, fattener's, gestating sa ating inalagaang guilt na gawin natin inahin na nasampahan, na nabulugan na. So, bakit kailangan natin yang ma-address or ma-emphasize natin, mga kabagis? Kasi ayaw naman natin na magresulta yung ating mga alaga or ating mga possible or mga upcoming piglets na hindi maganda ang mga resulta, hindi maganda ang ano nila, ang kumbaga ang health nila hindi ganoon kaganda, no, madaling masakit and all. So we have to make sure na sa baby pa lang, yung nasa sapupunan pa lang, na ibigay na natin sa ating mga alaga yung tamang nutrisyon. Yun yung pinakamain, ano eh, yung pinakamain explanation doon, mga kabagis. Correct me if I'm wrong, tamang nutrisyon, it's the reason why we have to let them eat more in gestating. Now, pag-anak niyan, dyan na tayo magta-transfer at magpapakain ng lactating na naman, kasi nagpapadidi na naman tayo. So, binuboost ng lactating feeds yung gatas ng ating mga inahin para maraming supply na gatas at enough na gatas sa maraming anak. Kasi imagine mo naman yung 10-12 yung magdididi sa'yo. Ikaw ba naman yung ganun na sitwasyon na gawin kang baboy tapos hindi ka bigyan ng tamang nutrisyon, tamang pakain ko. Kung makapagsalita lang yung baboy na yan, matagal ka ng minumura ng baboy mo. So yun, no? Okay, magpapaligo ako, kabagis, kasi hapon na, kapakainin na natin yan sila. So yan, I hope clear na sa atin yan, mga kabagis, kasi may nagtanong talaga. And I don't wanna mention the name na lang. And may kanya-kanya tayong diskarte sa pagpakain, no? So kung talagang nag-work sa inyo yung pagpapakain nyo ng grower sa inyong mga alaga, nagawin ninyong inahin, tapos walang problema, then continue doing it. I-continue nyo lang yan, wala namang masama dyan. But to the point of ano ba, yung bang hinihikayat niyo yung mga tao, or if pinupush mo yun sa iba, so that's the time na may mga argumentation na namangyari. But again, wala tayong problema dyan. Kung nag-work, then be it, use it, kasi nag-work sa atin. Ako rin naman, marami din akong mga naobserbahan na hindi naman talaga kailangang i-follow natin lahat sa tinatawag nilang standard procedure sa pagpag-alaga. Kasi ngayon, when you say standard procedure, may mga feeds, no? May mga company na gumagawa ng feeds na mayroon silang mga proper guidelines sa pagpakain. But when I read, no, binabasa ko yung mga guidelines nila sa pagpakain, parang hindi, may mga hindi tama, kasi ang pag emphasize nila doon, pabor sa kanila na makonsumo natin ng maraming feeds, no, para sa ating mga alaga, kasi sila yung tagagawa ng feeds, so sila yung mas makatawag nun, makabenefit sa guidelines na yun. But kung mayroon tayong na-observe mga practices na maganda, na okay pa rin yung resulta ng ating mga baboy, and at the same time hindi tayo magkaroon ng ganun kalaking gastos sa feeds, then let's use it, utilize it, and also share it to others, no, na para hindi lang kayo yung nakatipid, kundi lahat tayo makatipid, and then maganda yung resulta ng ating mga inaalagaang mga fatteners or baboy, no? So yun lang, share the best practices. Yung mga nag-share ng mga practices din nila, yun lang nga, then hayaan na lang natin sila, kasi kung nag-work naman talaga sa kanila yun, then be it. Kung alam naman natin na may something na hindi tama, kasi yun yung ating paniniwala, then let's i-adapt lang natin yung alam natin kaya natin i-adapt na maganda. But yung mga tingin natin hindi na pwedeng or against na sa kalubluuban mo,
Then wala na tayong magawa dyan. Huwag mo nang gayahin, no? Kami kasi yung mga vloggers or mga nagbigay ng mga aming mga best practices dito sa pag-alaga. This is also ano ka bagis eh, based on our experiences, which is yun naman talaga yung pinakamagandang leksyon na ating makukuha, no, sa pag-alaga, yung personal experiences mo. But to the point of insisting it na i-insist mo at i-inject mo sa mga tao na gustong mag-alaga din, ito talaga gawin ninyo, when that's gonna be a problem na. So hayaan mo sila, it's gonna be their call if they were gonna apply it or not. Wala namang mamawala sa atin, no? Then yun na lang. So kaya nga mas importante, mga kabagis, yung mag-comment kayo with the best practices. Kasi I also, kung may mga mali naman din ako na mga nasabi ko sa mga vlog ko na talagang literally na may mali talaga din, i-acknowledge natin yan. Kasi wala namang perfecto sa atin, no? Every one of us is subject to commit mistakes. Yun yung ano ko, prinsipyo ko sa buhay. Kaya okay lang, no, kung mag-correct tayo and then i-acknowledge natin kung may mali. Pero wag yung i-insist natin yung ating gusto na sa tingin ng karamihan ay hindi pwede. Okay, yun lang mga kabagis. Ating i-stop ko muna to kasi magpapakain ako. Pakita ko sa inyo yung pakain natin maya-maya, kabagis. Hindi ko. Na. Kain tayo, mga kabagis. Isang balde. Ito. Ganito karami isang balde is 6 kilos, mga kabagis. Naadya sila si Drake. Shell? Si Drake? Ha? Ah? Yan, kabagas, kapag napansin nyo, may isa na hindi talaga siya makakain dun sa ano. Lagyan mo na lang siya ng sarili niyang makain. Yan. So dito, mga ano to, yung mga matakaw. Hindi nila pakainin. Ito yung pinakamatakaw sa lahat, oh. Actually, ngayon sana ako mag-purga, ikaso ngayon pa lang din ako bibili after this. Ano ko muna to, tapusin ko muna tong pag-video. And then, magbili tayo ng latigo. 1,000 yung... Maganda, kabagis, yung pag... Kapag mag-purga ka, maganda yung
gutom sila. At gawin mo yun, yung pagpurga mo, gawin mo yun during their lunch. So bali, i-prepare mo yun during lunch. Actually, next month nito, September, mag 3 months na ito mga kabagis. So ngayon, 2 months pa lang sila and 1 week. Malaki-laki. Ito yung pinagpipray natin no, na sana yung ma-maximize natin yung timbang nila in 3 months. Kung kaya pa nating i-prolong yung budget sa pagkain natin hanggang October, kayanin natin kasi yung October is yun yung mga times mga kabagis na aangat na yung presyo ng kilo ng mga baboy. Yun yung hinihintay natin, hopefully na mayroong may magandang mangyari sa October or this early September next month. So kitang-kita mo mga kabagis no, ngayon observe mo, kitang-kita mo yung 8 baboy natin is nasa magandang kondisyon. Kasi yan, kumakain talaga sila sabay-sabay. Yun yung tingnan ninyo palagi, everyday. Everyday yung tingnan yan mga kabagis para sure tayo na maganda at silang lahat sabay-sabay sa paglaki. Alright, so yun lang po mga kabagis yung ating discussion this afternoon. And thank you so much. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye.